Good morning guys, and today we're very busy at medyo late na kami sa aming sa bus. Ay, hindi, may ano pa, may 7 minutes pa kami. So ini tinitingnan namin saan yung bus na sasakyan namin. Very early, very hot. Ang ani ka tingnan niyo. Patakbo na lang maglakad, o di ba? Yan ay pang swimming outfit ni Karia. Titingnan natin kung anong bus yung sasakyan na. Diyos ko, si Bunso ay sinisipa ang aking urinary bladder. Naiihi ako. Nika, be careful. Pa, be careful of the bike. Hindi ko alam, baka ito. Mama, Aniko. Aniko. Yeah. Let's hop. Ito pala yung bus na sasakyan. Ito baka lumig sa airpon tayo? Akala ko, eh, siya guys. Ang init. Bawang natin si Talamang. Finally, after 4 years, guys, ngayon ako makakapag-swimming. Ang daming tao ngayon dahil Sunday nga, diba? So, nahihintay ko pa si Mami G. Wala pa sila dito. Siguro mga bandang alas 12 sila makakarating pa dito. So, hindi na ako. Ang haba ng pila, guys. Diyos ko, nakakagulo sila dun. Ano? Diyos ko, guys, ang haba-haba ng pila. Diyos ko po. Oh, kakain muna kami bago kami pumasok sa mismong pool area dahil talagang gutom na kami. Ako gusto pumasok sa mag- inihina ako. Hindi ko swimming pool daw. Ha? Swimming pool. That's not swimming pool. टिकट नहीं आता जी टिकट नहीं आता वापस कर दो अरे बोलो नहीं 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 आता टिकट नहीं आता बच्चे को मैंने से भी टूट गया टिकट अर्जेंट रिक्वायर्ड बैठो ओके आई एम सो वेरी हैप्पी ang laki pala nito guys kasi ano sa water park and water park nga. May zipline din, may for kids na rides. Ito, which is for kids. Pwede
beer. Later. What is here? Oh my gosh. Hindi pa kami makakain, guys. Dahil alauna pa magbubukas yung food court. So, mga gutom na kami. Ay, naku. Kasi kanina sa may shuttle bus, kami yung unang sasakay kasi nandun kami sa may starting point ng shuttle bus. Kaya napakaaga namin kanina. And it's already 12:30. Mali mga 9 kami umulis. 12:30 na kami nakauwi. Nakarating dito. So we're having popcorn for the meantime. Otherwise, we'll buy the swimwear for the meantime. We'll get ready. I don't have any patience. First of food I want. While waiting, why don't we? Too far, ma. We ordered curd rice and chicken biryani. Wala na sa chicken. Papat. Put less masala because it's delicious. Thank you. Can I transfer the rice here? Put the plate here. Pupunta muna kami sa lockers, guys, para ilagay itong aming mga bag. And we're so very excited to bring Annika and Sino. Ang Annika pa na ituro. Mukha nang napit ng manuno. Annika swimming wear. I don't know, guys, baka hindi na ako makakuha ng videos namin pag swimming na kasi nga ilalagay na namin yung gamit namin sa locker. Ewan ko na lang kung sana makakuha ako ng videos. Ha? You want to change your clothes now? Wait lang. Ha? Are you waiting for Papa, Bibo? Nakapagpalit na kami, guys, yung aking swimwear para ang pangtulo. Laki-laki na binili sa akin ni Papa. Annika, ayan ito na Annika. Oh, ayan. Annika, sorry, swimwear. Wow! Ligong-ligo ng Annika. Swimming pool. Wet her body. Ah! Ang Annika enjoy. Nyo talaga naka-shades maligo. Ito Mami G! Ama, i-check to na hingga nandito na. Nandito rin. Wave na. Ay, mga bata enjoy. Ah, bubuksan na yata nila yung wave.
Ang sugay na lalagpak eh. Bubuksan nila lang yung way. Yay! May wave na! May wave na! Ang choco! Enjoy choco! Here, we get messed up there. It's okay. Woo! Yay! Ka! Enjoy! What happened? Yeah, train. Train. Just say complete the fast going. That's it guys. Diyos ko, napagod kami kasi swimming. Ang Anika ayaw pang umahon sa tubig. So before kami umuwi, magaan muna kami magra-rides para na masulit yung gala namin dito. Lil lang at saka sila papang sasakay sa carousel. Di ako pwede dahil nga buntit. Antay lang muna ako ng bag. Ayan. Yung pay, nun kay Papa.
kami. Nap kami ng alas 11, guys. Actually, ito muna, talagang nag-enjoy kami ni Larry. I guess sila lang yung nag-enjoy doon sa rides kasi nga, dahil nga buntit tayo, hindi ako allowed doon sa mga rides. Bawi na lang tayo next time, guys, mas nakapanganak na ako. Tsaka ano doon, may mga water slides doon, gusto ko rin sanang try, kasi mga ayan nga. Dahil nga buntit tayo, ano lang ilangoy talang ana yung dupang ka sa sapa. And at the same time, kaya inabot kami ng alas 11, guys. Ito na yung exciting part sa aming biyahe. Actually kasi, di ba nga shuttle bus yung sinakyan namin. Ang nangyari, before kami bumaba, sabi nung driver, he clearly said na dapat alas 7 nang nasa bus na kayo. Yun yung sabi ng bus driver. Kasi nga siguro yung iba talaga nag-fully enjoyed. At saka yung resort kasi, nag-close siya mga 6, 7, or mga 8 siguro palagay natin mga alas 8 ng gabi. Close na yung resort kasi nga yung resort na yun, I mean yung water park na yun, ano siya talagang, ano tayo dito? Talagang kailangan pasukin. So, early sila magsara. Hindi ka mukaya sa atin sa Pinas. Tsaka wala kasing ano pala doon, walang mga tulugan, walang lodging or any hotel na pwede ka matulog at magstay doon, wala. Kaya alas 8 nagko-close na sila. So ito na yung lagay. Paalam na kami kay Mami G before mag 7. Before mag 7 na nakasakay na kami doon sa bus. Ang nangyari, yung iba namin kasamahan wala pa. Kaya siguro nag-enjoy doon sa loob. Yung isa namin kasamang lalaki, ewan ko ba kung di ko alam kung galit ba sa mundo yung kasama namin. Lagi na kasing hangin na bakit daw yung iba wala pa. Nung papunta pa lang kami, talaga almost late na talaga kami, guys. Umalis kami 9, nakarating na kami doon alas 12 nga dahil nga shuttle bus, di ba? Eh, dapat nga kasi yung mga sasakay doon, alam nila yung drop, yung pick up point, dapat nandun na sila. Ang nanglagay kasi naghintay pa kami mga ilang minuto, may 30 minutos pa kami naghintay yung iba. Kaya yung lalaki sa likod namin, talagang beast mode, guys. Talagang nagsisigaw, nakawawa yung driver kasi nga yung driver ang sinisisi pa talaga sa loob-loob. Bakit yung driver sisihin nyo eh? Dapat ang sigawan niya yung mga ibang pasahero na wala on time sa may pick-up point, edi ayun na, nakaalis na kami. Nakarating kami doon alas 12. Yung uwian na, eto na yung masaya. Talagang nagkagur sila doon sa may bus, guys. Talagang sisigawan sila doon. So, gusto ko sanang i-record para makipag-marites naman. Kaso lang, hindi na lang kasi nga, hindi rin naman maganda nga na i-post. Ayan, so ito ikukwento ko na lang para sa marites. Ito na, di alas 7 na kami doon. Yung beast mode nung umagang yon, na beast mode na naman nung gabi. Sabi niya, kung hindi pa darating yung iba, iwanan mo na. Kasi nga dapat, which is tama naman kasi, that is their responsibility na bumalik sa tamang oras. Kasi you have to considerate others rin naman, guys. Kasi hindi naman sa kanilang, hindi naman private vehicle yun na sa kanila na kahit anong oras gusto nilang sumakay, sasakay sila. Kasi nga, di ba may mga other passengers pa naghihintay, yung iba may mga bata, talagang pagod na rin yung mga bata, inaantok na, gusto rin magsiuwian. Yung iba kasi wala. E di, ang alas 7, mga bandang 7:15, ayun na, doon na nabase mo yung lalaki. Ayan, sinisigawan na naman yung driver. Kawawa yung driver, guys. Driver, talaga akong naawa. Bakit niya sinisigawan? Ayan. Hindi, pero pagpatak ng 7:15, medyo unti-unti na kaming napupuno doon sa may bus. Ang masaya pa doon. Sabi ng isang kasama na nakilala ni Papa nga na same company rin sila. Sige, iwanan mo na kasi may lima pa palang hindi nakakasakay, guys. Sige, sabi niya, sige, iwanan mo na kasi may sasakyan naman sila. Ito na, medyo malayo-layo na kami, guys. Tumawag yung naiwan. Walang sasakyan doon kasi, guys. Walang sasakyan doon dahil nga paloob yung water park sa yun. Talagang kailangan na puntahan, talagang sadyain. Ala, nagsigawan sila nung driver, tsaka nung kausap niyang mga teenager pa naman, ganyan, mga college students siguro. They're not teenagers, mga college students siguro.
So, sinisigawan na, di ba nga sabi ng driver, di ba nga sabi ko sa inyo, alas 7 dapat nandun kayo. Anong oras na? Alas 8 na, guys. Alas 8 na nung tumawag sila. Ayun, edi, pumunta na naman yung laking bill. Alas, nigawan niya na naman na over the phone yung lima. Eh, so, kasi nga sa totoo lang, talaga dapat considerate, kasi nga may iba pang pasahero, hindi lang sila yung pasahero sa bus, na kailangan, you have to considerate others naman, na yung iba naghihintay. And then, mabuti na lang, guys, may nasakyan sila, so hinihintay namin sila ng 30 minutos. Talagang yung lalaki yung galit na galit, guys, kasi gusto na lang kasi nila magpahinga. Yun, medyo malayo-layo na kami, may sinakyan sila. After that, edo ito na, edo dumating na yung hinintay namin, mga 30 minutes na naman kami na pending doon sa hinintuan ng bus. Ala, nagsigawan na sila doon sa may loob. Talagang, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Basta, sa akin, panig ako sa may lalaking laging beast mode. Na it's your responsibility, sabi niya, it's your responsibility na pumunta sa tamang oras, kasi may mga iba pang pasahero, hindi lang naman kayo yung pasahero. At saka, the driver clearly said na kailangan, alas 7 nandito na kayo. Eh, anong oras na? Alas 8 na. Ayun, dinalami habang sisiga. Ang gulo-gulo namin doon. Papiling ko ng field trip ka, diba? Pero nung papunta na kami doon, nung pumasok kami sa resort, feeling ko talaga na field trip kami kasi yung pagkakita nila dun sa may pangalan ng Wild Waters, talaga, nagsisigawan na, nandito kami sa water park. Yung ganong eksena. Ayun, so talagang parang pati ako na stress na, ewan. Kaya hindi ko malilimutan yung shuttle, diba sasabi ko kay Papa, much better talaga kung may sasakyan, diba? Kasi nga, anyway, pwede kang makapunta nung wala kang mahihintayin. Ayan, so sabi ko, hopefully, sana next year makapundar tayo ng sasakyan kasi para na naman sa mga bata yun, guys. Ayan, so that's it for today's video, guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa aming vlog na yung parang field trip, tapos ang gulo-gulo na makasama nyo, nagsisigawan, nag-aaway pa. Ayan, so that's it for today's video, guys. Ay, hindi ko napapatagalin tong vlog natin dahil talagang ayan, titita na naman. Kulang na lang tungtungan ng palito sa mata at pipikit. Ayan, maraming salamat sa inyo at sa malasama niyong pagsuporta. So, ingat-ingat, guys. Good night, God bless, and take care. Bye-bye! Si Annika tulog na.